So, medyo maraming karabaw ngayon, sabi ni Kapitan Roger. Mamaya, bibili kahit 5 daw. Kasi merong mga ahinte na gusto cash, ayaw utang. Kaya yun lang po ang mabibili natin. Yung mga ayaw ng utang. So, mamaya, babalik si Kabeng Roger para sumipat na mga kalabaw. Yeah! Natin na yun. Sipatan pa. Dito po sa other side ng stockyard, puro po halos mga alagain. 27 ko na. Pero meron na rin namang mga medium sizes. So ayan, medyo mabili po ngayon ng mga alagain dahil marami ng pakain, maraming damo. Ang cycle po ng negosyong baka. After nilang mabenta yung mga inalagaan nila, bili sila ulit ng pangalagain. Balik na ang pera. Para wag daw mawala ang pera, sabi ng mga farmers. Paglaki ng mga alaga nila at mabenta, bili ulit ng maliit. Para nandyan pa rin ang pera, nakaikot. Dami yun. Dami mga alagain sa side na ito. Kambing section, mga kaganang buhay. Yeah, amiga po, no? Ang bida dito sa Canlaon Livestock Auction Market. Baka laki! 50 mil! Saan natin sinalon? Tuka natin ang kanyang sipat. Kahit sinalon, hindi na rin padalos-dalos sa pagbili. Dahil dito sa Canlaon, mabigat ang karne ng mga baka dito. Pero kung mataas pa rin ang presyo bili mo, di kayanin. Sipat, back to back. Kalabaw at saka baka. Lon! Kamusta? Ganyan lang talaga. Mahabang pasensya. Ganyan lang talaga ang buhay. Oo. Magkano daw? Ito. Ha? Ito. Ay! Liit naman yan, Lon, sa 5-2. 4-5 at 1 yung gani. Gani, tama lang, 4-5. 5-2 daw to. Sabi taas. 4-5 ang tawa din na, Lon. 5-2 lang ah. 5-2 Di kaya, di madala bossing. Kaya presyo. Five two. Kartisiti to mo ani.
37. Ha? 57 ko ah. Maliit daw sabi ni Nalon, di madala. Liit, pang litsunin. Oh. Ebaw, ang baka ni Dudong. Uy, rito? Bilay mo ano, ma'am? Namin yung patiningon, ma'am. 20? Kung may feel, di ba, ma'am? Oh, meron pong INP na gustong patingnan kay Nalon ang kanyang ayok. Ah, ito ba? Ah, kuya, ayok ko lang dito. Ito bakal to? Kambang nun, kambang. Ito. Ito ba yung sa kanya? Yan. Magkano daw? 46, si kong yung 44. 40 ka na yun. Nagkabiyahin ito kanina. Kini, 40? Hmm. Pero makinis naman na pagkakambang. Parang ano naman, manipis naman ang kanyang balot. Ay, ganyo mo na. Hello. Good morning, mga ka-farmers. Wow! Cute-cute, ah. Pwede ka na maging vlogger. Magkano ba talaga itong baka mo na to? Ito ba yung baka mo? Hindi yan sa akin. Sa kanila yan. Ah, sa kanila? Hindi pa sila sigurado sa kanilang presyo. Magkano daw ba? 5-3 yung tapado nila. Huh? Parang tinawaran, ikabiyayan ka rin ng 40. Pero mataas na yung tawad ni Nalon. 4-4 yung tawad ni Nalon. Si Nalon ang tumawad na mataas pala. 4-4. Pero okay naman kung ibigay nila. Okay naman. Pero hindi pa rin sila sigurado, mga farmers kasi. Oo. Mga farmers. One amigo raw. Wala kasi silang basihan kung paano presyuhan yung kanilang hayop. Kaya tinanong muna nila yung mga ahinti kung magkano ang pwedeng ipresyo ba. Yan. Minsan mga farmers din nila alam kung magkano yung presyo ng baka talaga nila. Kaya yung mga ahinti nagtuturo oh. Pero tinawaran ni Nalon ng 44, tinawaran ni Kabayeng Roger ng 40. Ang gusto nila ay, magkano ang gusto nilang presyo nilon? 46. 46. Kanina, 5-5 na nila. 5-5 na ito kanina? Oo. Kasi nga hindi nila alam kung magkano talaga yung tunay na presyo nito. Oo. May mga farmers na ganun. So, ikaw na yata ang highest bidder dito? Purpur. Yan yung mabos para kung anong mga. Bade, kita bade. Tukang tubay. Duan, bade. Tanaw mo bigin na? Bilan doon. Ito si Mabos. Magkano daw lang ito? 153, duwa, dalawa. Ito, ito yung sa? Ah, ito. 153, ah. Paris daw. Then. Ito daw, oh. Tsaka yun? Di pwede. Ah, ayaw daw bumili ni Kabiyay pag ganun presyo. Layo daw talaga ng presyo. Si Kabiyay Roger Nalon, dito sa likod ko. Sabi niya, di pwede, di pwede. Akala ko ba lahat pwede kay Kabiyay Roger? Ngayon siya nang nagsasabi, di pwede. Pili lang. Oh, pili lang daw. Ilan man na? 5-5. 5-5 daw ito, mga kagandang buhay o. Oh. Pusuhon. Alagain o, oh, ang kinis. Lalaki pa yan, lalaki. Lalaki pa yan. Hmm. Ah. Ampo. Ano siya na lang doon? Magkano tong baka ni Pogi? Magkano Pogi? Wala pa may-ari, Pogi. Pogi, wala pa.
Ikaw pa yung nag, ano, hawirin? Dapat tinatanong muna kagad. Magkano ang presyo? Wala pa kung tag-iya na galing, basta kalabaw. Ah, wala pang tag-iya. Hello, boss! Kindat-kindat ng si boss. So, magkano yan, boss, na dala sa kindat? 6.5? Boss, hindi ba dala sa kindat yung presyo mo, boss? 6.5. Dinadala mo ako sa kindat, boss, ha? 6.5? Mahal po. Ito kay Dodong, ha? Parang kumikindat din si Dodong eh. Dong, magpila na. 4-8 daw? Ha? 4-8? Oo, oh, hangin ba? Oo. 4-8 daw ito. Sige, pinas ko siya ram. Oo. Hangin na lang. Pilima na lang. Dito na ito na yung sakit bukit. Less than 1,000. Tambar lang sa bandang ba. Less than 1,000 po natin. Ayaw, ayaw. Kasi yan lang yung estimate ng baka mo. Hindi naman ganong malaki. Ha? Sulit ba sa kanlaon? Sulit po ng presyo. 3.8 daw ang aking tawa dito. 4.8 daw sabi ni Dudong. Bakit? Magkano ba yung bawa sa 4.8 mo? 4.6? Hindi ba kaya daw? Ito si Kindat Boy, 65 talaga yung sa kanya. Hindi naman madala si Kindat Boy ang imong ano doy. Presyo, guwapag yun, guwapa. Grabe naman to. Oh? Oh no! Pamaya, balikan kita. Parang hindi ko alam presyo eh. Time check po natin mga kagandang buhay is 6:47 in the morning. At kita natin si Nalon. Tuloy-tuloy ang pagtanong-tanong ng mga presyo dahil mukhang hindi po gumagalaw ang bilihan ng mga kalabaw. Kasi mataas po talaga ang presyo, so kailangan po matinding pasensya. Napakalayo na po ang dating aggressive sa pamimili na si Kabeng Roger. Malayo na po ngayon ang pinagbago niya. Dahil binigyan po natin siya ng maximum na gusto ko na siyang tumigil dito sa paghahayop niya. At ang promise po sa atin ni Kabeng Roger ay ayusin na niya talaga. Kailangan sure ball. Kailangan talaga huwag aggressive sa pamimili. Ayun po ang promise sa atin ni Kabeng Roger at nagbago na po talaga siya. Tingnan nyo ngayon, 6:37 in the morning, wala pa po siyang nabili kahit isa. Ganun din po si Nalon. Kasi nung una, halos na-harvest na niya po lahat ito. Dati po sa mga vlogs natin, ganitong oras po dito sa Canlaon, halos na-harvest na ni Kabeng Roger yung mga magagandang hayop na natitipuan niya. So ngayon po, maraming pagdadalawang isip, marami pang pag-ikot-ikot, marami pa pong pagtanong-tanong ang ginagawa ni Kabeng Roger at hindi po siya pumapatol na sa mga presyong hindi na pagkakakitaan. So, ayan, umasenso na po ang diskarte ni Kabeng Roger ngayon. Kaya siguro maihinte, hindi na rin maka ano, chamba ng presyo na matataas. Para naman po maingatan natin ang ating biyahe at ang ating puhunan. Dahil sabi ko kay Kabeng Roger, hindi mo kasi napapansin na malaki na ang nilulugi mo. Dahil yung puhunan po namin sa aming mga tindahan at ang puhunan po dito sa pamimili niya ng hayop ay merged. Talagang isa lang ang puhunan. Pero ngayon po, para po mamonitor niya kung talagang kumikita o inuubos lang niya yung aming puhunan sa mga store ay separate na po natin.
ang puhunan ng hayop sa puhunan po ng mga tindahan. Tapos po, yung backloading namin na itlog ay magbabayad na lang po ang store namin sa kay Kabihayeng Roger. Para po mapatunayan niya kung kumikita talaga itong negosyo niya o sisimutin lang niya ang mga puhunan namin kasama ng paglubog ng aming mga stores. Oh, no. Kaya siyempre ako po ang general manager, di po natin papayagan yan. Oh. Kaya ano po tayo, adjust na rin po tayo. Adjustment na lang po ang gagawin natin, di ba? Kasi nung una pong namimili kami, ang ginagawa namin, puro lahas, pagtuklas, puro lahat, pagkatuto, mga strategies. Pero ngayon po, dahil meron na tayong taga-Katay, meron na rin po tayong maraming kakilala na tumatawag sa atin, gusto pong umorgider ng mga hayop, adjustments po ang need ng team. Adjustments sa pamimili, adjustments po sa mga expenses, pag-aralang mabuti kung paano makakales ng expenses dahil dibdibin na po talaga ito dahil yung manager po natin ngayon, ayan na po yung anak ko, si June Bray na po lahat ang naglilista ng ating mga expenses. At intact recording para po malaman kung dumadagdag yung puhunan na binigay ko kay Kabihayeng Roger o bumabawas. Kaya separate na po talaga ang puhunan. Kaya yun din po sana ang ginawa ko noon pa. Ito po yung pagkukulang ko rin. Para at least hindi magalit si Kabe sa atin pag sinabi natin, oy, lugi. Kasi bawi naman daw, sabi niya. So ngayon, patunayan niya ang pagkapanalo, mga kaganang buhay. Separate na po talaga at may intact recording. Nalalaman na po at natitrace kung kumikita, pumapatas o nagbi-break even po ang kanilang biyahe. So, malaking tulong din po ang backload, mga kaganang buhay, para po sa pangsweldo at other expenses ng biyahe ni kabiyahe. Kaya dito pa rin po ako ngayon para po tulungan sila. Siyempre, ganun naman po talaga kami. Hindi naman po ibig sabihin na siniperate natin ang kanilang puhunan ay hindi na tayo tutulong sa negosyo niya. Kaya sige, atin pang subaybayan ang kanilang sipat doon, no? Sana makabili. Maraming magagandang katawan ng mga kalabaw. Madam, excuse, ha? Oo. Ganda ang mga katawan. So, bawal bumili ng payat. Oh, 6-1 daw? 5-4 Uy, 5-5 ito, 60 daw talaga. Tama yung ano mo? Tama yung presyo mo na 5-5, Lon? Pagka sumubra pa dyan, maliit lang yan. Kano talaga boss gusto mong presyo? 60? Ang patas naman to. 60? 60 mo ang patasan. Magkano? Ah, isang may-ari lang po ito. Dalawa for 2. Kahit walang mabili po mga kagandang buhay basta tama ang presyo. $60 talaga po ang gusto. Kawara na ni Nalo ng 5-6. Ito lo no. 74 manugo to na ma'am, 75. Uy, pila to ni dong? 73. Hirap, mahirap ang mga presyo. Oh.
Kano ang kayang presyo, Lon? Di matawaran? 6-3 sana. 6-5 na lang tawag. Yun lang doon, 6-3. Ha? Roy? Tato, mo ko. Ay mo, kayo to. Program na ito, apre. Gusto kang positive. Kanon? Kanon lang? Magkano tawad mo doon sa naka... 5-5? Mas malaki yung 5-6. Mas malaki. Yung 5-5 parang payak. Magkano ba yung presyo niya doon? Parang matulis. Matulis yung likod eh. So, ibig sabihin, kulang sa panaba. Ayan po. So, si Kabeng Roger, kita natin, umiinit na yung tawaran. Taas daw talaga ang presyo, sabi ni Nalon. Huwag pilitin, Lon, kapag ka di makuha sa tawad mo. Mahirap kasi, pilitin natin yung presyo sa gustong presyo nila. Dapat bibili ka ng hayop sa presyong gusto mo, hindi yung sa presyo nila. Kung hindi papayag, di, huwag. Ayan. Uy, nag-hiccup na si Kabeng Roger. Oh, no! Ito, Jer. Parang may sugat yung tinga. Oh, no! Ah, wala. Kulay lang. 25, man. Ila? 75 ko na. 75? Babae pala ito, Kabeng Roger. Malaki masyado yung ano niya, habwa. Yung mga sibo. Oo. Yung mga ano lang kabiyahe, yung mga hindi babae. Ito, tingnan mo, malaki na ang habwa niya. Oo. Kahit walang mabili po, mga kaganang buhay. Basta confident ka po sa presyong nabili mo. Binigyan ng tip si Kabeng Roger ng bibili ng kalabaw na ayaw niya talaga yung masebo or yung matataba ba sobra. Ganito lang dapat, oh. 60 daw. 60 daw talaga presyo. Para dito sa kalabaw na to. Baka mabawasan para sa 60. Kailangan po sir. Ikot-ikutan ang mga kalabaw. Ikot-ikutan lang. Pwede ka daan dong. Tapos lahat po ng mga hayop na yan na natawaran na mamaya, pagka malapit na matapos ang auction, doon muna i-finish lahat. Ito baka. Baka na naman. Ang diskarte ni Kabeng Roger. No? Ila? Iko. Tutukan niya kung ayaw. Mahirap pa tumawad ngayon? Okay naman tumawad kasi lang sobrang taas ng presyo. Hindi ka makatawad.
mataas. Mahirapan kayo. Walang matira kahit punti. Nakakatuwa naman si Kabiyang Roger ngayon. Talagang maalam na sa pamimili. Inubad na ni Kabiyang Roger yung jacket niya. Nainitan na sa mga presyo, ah. Oh, no! Ah, gamay magalagay na. Inubad na ang jacket. Then? Para pumresko ang pakiramdam. Kailan mo na? Ah? Gamay. Asa mo ang... Gane? Kailan mo na? Gamay mo na kayo, hindi mo na madalas biyahe sa Manila. Maliit daw. Gane? Kala? Ah, di eh. Para may lahing Holstein ito, Jer. Yung sa puwit pa lang. May lahing Holstein. Layo kayo doy. Mga 4-8. 3-5 lang. 3-5 lang daw. Layo po. Hmm? Ah, talagay mo. Layo. Maliit. Hmm. Batay mabaka lang. 4-8, layo kayo. 3-5. 3-5 yung tawad niya. Nag-i-smile yung Vulcan Canlao, no? Gamay mo na kayo. Bisan pa mag-20. Ayaw kayo na. Ah, Joseph. Ayaw na ako ng ina. Nakabili ka na, Steve? Isa pa, buti pa si Steve nakabili. Kurenta ka na eh. Makinis na baka. Dong! Hindi pa nabili baka mo, magkano yan? 5-5. Yun na pala yung malagyan mo na. Sinta ko, no? Ayan. Lahala na ilang baka. Ayan. Mukhang maraming pera si boss, ah. Nakabinta na yata to. Wow! Bila? Ah? Ah, hindi mo sirve na mo. 40 ngayon, mag-47 ka, 70 mil difference siya. Ah, wala, gamay na kayo dito ni sa mga tagala Castellana, ano na. Lechono na. Usuhon, usuhon. Ya. Hmm. Ah, oh, kote ko. Ah, okay. Sige, ata. Mag-45 ato, ah. Dito. Mag... Sige. Hindi kaya ang presyo ni Kabiyahe. Taas kayo. Taas ang baka. Si Kabiyahe lang ang hindi tumataas. No, Reyno. Hindi tumataas ang ating Kabiyahe. Ang presyo ng baka mataas. Hindi na kinain ang powers mo? Ang tawaran? Hindi na dapat tatawad sa ngayon kung mataas.
Nahirapan ka dyan. Tanong lang, tanong. Oh. Puro tanong. Si magtanong na pala ngayon, si Kabeng Roger. Quack. Hindi na nag-o-offer ng presyo. Nahuta. Si magtanong na lang. Pila baka mo do? 4-6? 4-6. Alis off! 4-6 tayo itong kabiya eh. Sila? 4-6. Magwanta na ang 4-6 na. Nagawaan ka na. Oo. Di kaya itong 4-6 ni Dodong. Srotira? Oo. Kila mo na eh? Kila doy? Ha? 4-6 tapos may 4-8.